Alam mo, pinaka-kinatatakutan ko is mag-out of focus siya bigla. And yung hindi magpatay kilay ko, but it already happened, so. Hey, what's up, you guys? Welcome back to my channel. If you guys are new here, my name is Star David. And first of all, I want to wish you guys a happy new year and a happy new decade. And sana this year magawa natin lahat ng natin nagawa last year. And sana may this year be full of good surprises, good news, and blessings. I've been wanting to post computer science related videos such as what to expect, day in the life, kung mahirap ba siya. Pero since first year pa lang ako and kakatapos ko lang ng first sem, wala pa akong masyadong data na nagagather and wala pa akong conclusion dun. So bago tayo magsimula pala, gusto ko muna mag-put out na disclaimer. Number one, this is based on my experience, my point of view, and syempre sa mga nakakuha na ng course or sa mga may mga experience na or what's it like, syempre iba-iba na tayo ng point of view. So this is my opinions. Tapos number two, yun nga, first year pa lang ako and first sem, wala pa ako masyadong alam. And sobrang konti pa lang natutunan ko compared sa inyong mga experts or professionals na nanonood ngayon. Hello! Syempre, for my third disclaimer, my opinions can change and will change. And syempre, i-update ko naman kayo kung ano na nangyari, kung nagbago ba yung perspective ko. And this video can be a reference to my future videos. And pang-compare, ganun. Ang magagawa ko pa lang, and masabi ko sa inyo ang mga experience ko so far, mga first impression ko, and mga sana lalaman ko bago ko kumuha yung course. So, let's get started! So, nandito sa phone ko yung mga notes in case na may makalimutan ako. So, number one, research about your course. My advice for you guys is to figure out muna or have an idea kung anong gusto nyong job in the future or gusto nyong career path. I'm not saying na dapat agad-agad meron, pero it's better if meron na kayong idea para man lang maset nyo yung goal nyo. Honestly, a lot of people don't know about computer science and information system. Ang akala nila, nasa IT, nasa information technology lahat ng programming, software, computer, and all that. Ang dami kong kilala nag-IT tapos di nila alam na dapat pala pag software engineer or pag research oriented or more on algorithms and math and stuff like that, dapat sa comsci ka. So, sobrang dami nag-IT dahil di nila alam na, ah, may comsci pala, na may IS, and may computer engineering. So, my point is to know the difference between the four para malaman nyo kung saan talaga kayo belong. For example, kung gusto maging web developer or web designer, alamin mo kung IT ba dapat yun or kung CS. Kung gusto maging database administrator, data scientist, software engineer, computer programmer, and all that, alamin mo kung saan field yun. And I know na iwan naman sa atin, napunta lang sa course natin dahil gusto ng parents or wala silang choice, and that's okay. And my advice is to find a field, parang topic, kunwari AI or cloud computing or something like that, na interesado ka. Kasi the fact na interesado ka, it will keep you going. Tapos yun, first impression ko talaga, alam nyo, before first week ng college, sobrang kabado ako. Kasi feeling ko, napaka-advanced. And alam mo yung parang hindi ko makaka-level yung mga classmates ko. Kasi parang talino, ganun-ganun, all that. Sobrang, as in guys, sobrang kinabaho. And pagkapasok ko dun, okay naman pala. And okay lang pala walang background. And yun nga, being interested is enough. And you have to learn to love the course para mas mag-continue ka. Okay, number two, you're not on your own. Akala ko nung una, sobrang competitive ng computer science. Like, paontian ng error, pagandaan ng source code, pagalingan mag-run ng program, mga ganon. Pero na-realize ko na sobrang friendly lahat. One thing I love about the course is paano papatulong ka. Sobrang willing sila i-share yung knowledge nila. Mapa-blockmate man yan, mapa-internet friend man yan, mapa-relative mo, or kahit sino man ma-chat mo online, tutulungan ka talaga nila. Based on my perspective, yung course, more on collaborative project siya. Alam nga nang pagandaan nga kayo ng source code, ganun. Syempre, yung computer science, ang goal nun is to find easier solutions or more efficient solutions sa mga problems na meron. So, syempre, kailangan ng teamwork. So, dapat puruno ka makisama. Also, advice ko na mag-join kayo ng programming community sa Facebook or sa Twitter or any social media platform. Kasi sobrang laking tulong nila and ang heartwarming sa feeling na there are people going through the same thing as you and there are people na tapos na sa pinagdadaanan nyo and willing kayo magtulong-tulong to achieve one goal, which is to graduate or even run a small program. And ang dami mo meet na people, like may iba-ibang age, iba-ibang location, iba-ibang school,
tas yung ibang tao, ilang years sa tech industry, tas yung ibang tao, first year like me, tas yung ibang tao, interesado pa lang. So yun, and if di naman kayo comfortable mag-share ng information online or mag-add ng mga tao whatsoever, you can always find Facebook pages na programming related. Sobrang nakatulong siya. And even websites or even YouTube channels na makakatulong sa inyo. Pero syempre, ibang usapan na yung tipong nakadepende ka sa isang tao or classmate to run your syntax and to find a solution or to make the source code for you. Syempre, dapat hindi ka umasa sa iba. Number 3, learn the basics. Kung sure na kayo sa course na itatake nyo or sure na kayo na computer science yung itatake nyo, my advice for you guys is to study in advance, kahit sa free time nyo lang. I'm not saying na dapat programming language and lahat ganun-ganun yung tutunan nyo agad. Kahit yung simpleng videos lang sa YouTube. Ako, ang ginawa ko before is pinanood ko yung CrashCourse series ng software, I think computer science, and Khan Academy. Tapos ang ginawa ko rin, nanonood ako ng isang documentation sa Netflix about coding. Para man lang ma-familiarize ako sa terms and may background ako kahit onte. And then, ang ginawa ko rin, pag may term ako na hindi alam, gugoogle ko yung meaning, tapos ililista ko, o kaya may mga websites akong chinek na mga blog na sobrang nakatulong sa akin. There's also a lot of websites and applications that can help you learn a programming language from scratch. And it's up to you naman kung paano mo tutunan or kung paano ka magka-practice ng programming exercise every day. Share ko na experience ko before college, mga a week din. As in, nag-cram lang ako a week before kasi sobrang kabado ko. Tinay kong matuto ng Python. Pero siguro hanggang pag-store lang na variable, inabot ko sa isang YouTube tutorial. Tapos, nung pumasok ako, yung pala, C++ yung gagamitin namin. So, okay na rin na intayin nyo yung curriculum or alamin nyo yung programming language na gagamitin nyo sa first year para yun na lang din yung advanced study nyo. Number 4, expect a lot of math and expect na challenging yung course. I mean, lahat naman ng course challenging. Pero yun nga, di ko kayo tinatakot kasi kahit takot-takot talaga ako hanggang ngayon. Pero it's all about facing your fears, Nox. Facing your fear 2020 and believing in yourself. So, ang math pa lang namin, the second term is math in the modern world and analytical geometry with calculus. Kakaroon din kami ng mga subjects na in the field of calculus, statistics, at marami pang iba. And hindi lang yun yung math namin. Meron din kaming math sa computer, like binary, hexadecimal, octal na operations. Like, tututunan mo yung addition, division, multiplication, and subtraction nun. Tapos, like, iba siya. Like, kunyari sa atin, sa normal, 1 plus 1 equals 2, tapos sa binary, 1 plus 1 equals 10. So, tututunan niyo kung bakit ganun. Para sa akin naman, you don't have to be good at math kasi di rin talaga ako magaling, as in, sobrang di ako magaling. Mas maganda pa rin na, mas, na willing ka matuto ng math kahit di ka magaling. Number 5, I think last na to, logic and common sense. Logic. My God. Akala ko nung una, sobrang advanced na ng gagawin namin na parang, ha, ganun na kami lahat, may coffee, ganyan, na sobrang hirap na mamamatay na ako. Pero hindi. Sobrang simple pa lang ang gagawin namin. Pero, totoo pa rin yung namamatay na ako, sobrang hirap. Tuturo pa lang sa inyo, or tinuro pa lang sa akin is, paano gumawa ng pseudocode, paano gumawa ng flowchart, ng simpleng program na magdi-display ng hello world, syempre. And, paano mag-add ng dalawang numbers. Tanda ko, pinagawa lang kami ng simpleng calculator, tuwang-tuwa na ako. Kasi guys, may times na kahit sobrang ikila lang ng lines of code mo, sa akala mo, walang mali. Pagkaran mo, sobrang dami. Sobrang nakabobo siya, as in. And may mga times na isa na lang talaga mali mo sa display. Tapos ilang minuto ka na doon, o ilang, isang oras ka na naghahanap sa Google ko anong mali. Yung pala, space lang ang kulang. O kaya, asterisk lang ang kulang. O kaya, semicolon lang ang kulang. Na-feel ko to nung gumawa kami ng parang Christmas tea. Grabe, nakailang oras ako doon. Tapos yun pala, space lang yung mali ko. Ganun lang siya. So yun, first impression ko, logic is important and practicing everyday is important. Para kunyari may na-encounter kang ganung problem ulit, alam mo na yung gagawin. So yun pa lang naman yung mga gusto ko masabi sa inyo. Para sa akin lang, huwag kayong matakot kasi lahat naman talaga natututunan and lahat, alam mo, lahat ng tuko sa Comsci nasa internet lang din. So, pwedeng-pwede kayong kumuha ng mga knowledge about doon sa internet. And what you need is determination and para sa akin, dapat maging goal-driven ka. And wag na wag mong susukuan sarili mo kahit sobrang pagod ka na. Thank you guys so much for watching. Expect a lot of computer science related videos. Mga what to expect, day in the life, mahirap ba siya, IT versus CS and stuff like that. Darating lahat yan.
And kung may mga questions kayo, please comment below. Kahit ano pa yan, I am willing to help and I'm willing to answer and I'm willing to share my knowledge with you. And if may mga suggestions kayo kung ano pa mga videos ang gusto nyo makita, comment lang lagi. And syempre, don't forget to like this video and subscribe. I'll see you guys in the next video. Bye!